Disyembre 2019 nang lumabas sa mga balita ang isang outbreak na nagsimula sa Wuhan, China. Ang sakit na dulot ng bagong strain na ito ng coronavirus ay opisyal na tinawag ng World Health Organization na COVID-19. Ika-30 ng Enero 2020, iniulat ng Philippine Department of Health ang unang kaso ng COVID-19 sa bansa. At nito lamang ika-7 ng Marso, ang unang local transmission ng COVID-19 ay nakumpirma. Upang mapigilan ang pagkalat ng virus, bumuo ang pamahalaan ng Pilipinas ng pambansang estratehiya laban sa COVID-19 pandemic, ang DITR Operational Methodology. Ang DITR ay tumutukoy sa 4 na yugto ng operational methodology: detect, isolate, treat, at reintegrate. Sa detection, nagaganap ang pagsasagawa ng contact tracing, pagtukoy sa mga taong may virus at posibleng may virus, pagpapatupad ng enhanced community quarantine at ang paghahanda ng mga pasilidad para sa isolation at treatment. Ang ikalawang yugto ay isolation ng mga may virus, paglilipat ito ng mga COVID-19 positive sa mga tinukoy na pasilidad para sa isolation at treatment, pati na ang pagpapababa ng ECQ tungo sa home quarantine o HQ. Ang ikatlong yugto ay treatment na tumutukoy sa paggagamot at pagpapagaling ng mga pasyenteng COVID-19 positive at ang kanilang reintegration sa komunidad, pati na ang mga pasyenteng nasa ilalim ng mga kasong suspect at probable. Ang huling yugto ay reintegrasyon ng mga gumaling na pasyente, pabalik sa komunidad, tanda ng yugto ng recovery at pagtatapos ng krisis. Kapag nasunod at naisagawa ng maayos ang estratehiya, ipatutupad ang unti-unting pagbabalik sa normal ng may kasamang mga hakbang sa prebensyon. Meron ding posibilidad na magkaroon ng pagpapahaba ng quarantine sa ibang natitirang lugar na apektado pa rin. Upang malaman ng lahat ang nangyayari sa panahon ng pagpapatupad ng pambansang estratehiya, nagtutulungan ng Department of Health at Presidential Communications Operations Office kasama ang mga lokal na pamahalaan sa pagpapalaganap ng impormasyon sa buong bansa. Kabilang sa mga gawaing pangkomunikasyon ang regular na Talk to the Nation ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, araw-araw na press at public briefing ng mga kasapi na gabinete, patuloy na pagsasaayos at pag-update ng opisyal na portal ng pamahalaan. Samantalang tinitiyak ng pamahalaan ng Pilipinas ang lahat na may mga planong nakalatag upang gawing komportable hanggat maaari ang ating mga buhay. May inilaang pondo para matiyak ang kapakanan ng lahat. Sapat ang supply ng pagkain at patuloy na walang sagabal sa supply chain. Ginagamit ang lahat ng resources ng pamahalaan upang tumulong sa laban sa COVID-19. May mga hakbang na nakalatag upang bawasan ang epektong panlipunan at pang-ekonomiyang dulot ng COVID-19 pandemic. Magpapatuloy sa operasyon ang mga ospital at parmasya, grocery, palengke, bangko, tubig at kuryente, internet, telcos, at iba pang esensyal na serbisyo. Mayroong protective gear ang mga nurse, doktor, pulis, at sandatahang lakas, opisyal ng barangay, at iba pang frontliner. Pinapaigting ang contact tracing gamit ang lahat ng platforma tulad ng mobile applications, hotlines at barangay center. Wala pang gamot sa ngayon, kaya hinaharap natin ang bagong kalakaran na nakatuon sa social distancing, tuntunin sa wastong kalinisan, at ang disiplina na maging bahagi ng solusyon upang mabawasan ang epekto ng global na pandemic. Nakaangkla ang action plan ng gobyerno sa isang whole of nation at whole of community na dulog. Nangangahulugan ito na ang lahat, anumang kalagayan sa buhay, Luzon, Visayas at Mindanao ay bahagi ng labang ito. Higit nating isa sa buhay ang ating mga halagahang Pilipino ng katatagan at pananalig sa pag-asa, humanap ng lakas at damayan upang makapaghanda sa pinakamalala ng magkakasama bilang isang bayan. We heal as one.